kaya panawagan ko sa mga LGBT, huwag niyong intindihin kung anong sabihin ng ibang tao sa inyo. Kasi tandaan niyo lahat tayo nagkakasala. At lahat tayo may kakayanan magkamali. Isa lang ang pwedeng humusgat sa atin lahat, kundi ang aras mo ng taala. Nung yung mga time na LGBT pa ako yung time na yan, lahat ng entablado sa Pilipinas, hindi ko pinapalampas yan. Join ako dyan, join! Hanggang sa nasungkit ko ang grand champion ng sa Kingdom of Bahrain. Ako ang grand champion ng ano do na ng Battle of Persinator. Marami ako nilang pasang baklado. Yung nag-Muslim na kayo, may dumating ba na pagsubok sa inyo pa rin na andun pa rin kayo sa nakaraan, nafe-feel nyo pa rin, may pagtingin pa rin sa lala, parang mga ganun na experience? Sa pagiging LGBT, dyan ang pere, madali lang eh. Oh. Especially Middle East, okay? Lalo sa katulad namin, alam natin pare-pareho yan. Bago pa lang kayo mag-shahada, alam nyo na nabawal ng LGBT sa Islam. So, ang tanong ko lang sa'yo dito, yung story mo na yan, kailan ka ba namulat na sa tingin mo na parang na-feel mo na parang kang babae or hindi ka lalaki? Ano, pwede mo ikwento sa amin yun, i-share mo, kailan ka ba naging ganun? Tomboy man or Becky, ganun? Tanong ko lang, bakit pag hindi bakla ang magsabi na, mga hindi LGBT ang magsabi ng bakla, offense ba sila kayo? Assalamualaikum. Sa video na ito, meron tayong interview na first time ko siyang makausap ngayon. At dati siyang member ng LGBTQ, no? Tama ba? At alamin natin kung bakit siya nagbago, paano niya niyakap ang Islam, paano niya naiwan ito. Interviewin natin kasi hindi ko din talaga siya totally na kilala pa lubusan. Ngayon pa lang kami nag-usap at ngayon ko lang ginamit yung ganitong editing software na tawag dito, Google Meet. At may recording sila. So, Google Meet baka naman. So, ngayon kinalaan natin siya. Assalamualaikum kapatid. Kumusta po? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakilala po tayo, taga-Santay sa Pilipinas at ano pong pangalan natin? Ako nga pala si Frederick Oliban, taga-Laguna, pero tubong Maynila ako. Maynila, okay. Tanong ko lang kung ano po yung dating religion nung hindi pa kayo Muslim. Okay. Pinagmulatan ko ang kinagisan ko Simbahan Katoliko. Katoliko. So, deboto ako ng Senyor Nazareno, Siyapo. So, dyan talaga ako napaka-deboto. Talagang hindi ko makakalimutan yan. Tuwing January 9, ang kapistahan ng Siyapo, andyan ako lagi. Umahawak ng lubid, nakayapak, nakayunuformi ng damit na Senyor Nazareno. So, alhamdulillah. So, lumaki talaga kayo parang, let's say, religious practicing, no? Ay, oo. Kasi, nakapag-aral ako sa private school. So, sabihin natin talaga na pag sinabi yung private school, hindi ka pwede pumanik ng room na hindi ka nakapag-rosary. Okay. So, yun. Ang next question namin, para in short na, paano mo nahahanap ang Islam at bakit mo natanggap to? Ano nakita mo na gusto mo sa Islam? Masyala, tabarakala. Napakagandang katanungan niya. So, yung mga time na nagpunta muna ako ng Bahrain at ng Abu Dhabi, so, hindi pa ako dyan Muslim. Unang biyahe ko yun, 2004, nagtrabaho ko sa Bahrain bilang all-around hairstylist. Natapos ako sa Bahrain, bumiyahe ulit ako ng Abu Dhabi, 2008. So, sabihin talaga natin, open country yan. Andyan na nightlife, social life. So, yung mga time na yan, marami nag-aalok sa akin ng mga Bahraini at saka ng mga local sa Abu Dhabi na mag-Muslim ka. Sabi ko sa kanila na pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. So, aminin talaga natin, blanco ang utak ko sa kalaman sa Islam, mga time na yan. So, 2014, mayroon nag-alok sa akin mag all-around hairstylist sa baby cutter. So, bata lang gugupitin namin noon, yung mga time na yon. Nagdalong isip ako, sabi ko, ayoko ng Saudi. So, yun pala ako maliniwalagan kung ano ang Islam. So, dumudunog yung Adan, dapat na accommodation namin. So, sabi ko mga time na yon, Allah, sabi ko, tulungan mo ako, magabayan mo ako. Pero, yung mga time na yan, kasi ang unang kumpanya ko sa Saudi, sa Ministry of Defense ako, sa mga sundalo ko nagugupit. So, bali, sabihin talaga natin na gumagalugupit ako sa Saudi, mga time na yan, sa Ministry of Defense, ano lang,
VIP. Nandiyan yung mga general, captain, lieutenant, mga sundalo, mga askari. Akala ko, ang para sa aking pananaw, ang mga Muslim sa Saudi Arabia, especially Saudi, mga salbahe. So doon ko nakita sa kanilang lahat, yung mga captain, general, kung anong treatment na ibinibigay nila sa akin. Kaya sabi ko, kala ko salbahe ang mga Saudi, hindi pala. Yung mga time na sumisigaw yung adan lagi, sabi ko pa nga noon, Allah, pakitulungan mo ako, gabayan mo ako. Hindi ko pa nga alam yung iaali. Ngayon ko na nga lang naman yung iaali. Pero dati, Allah, tulungan mo ako, gabayan po niyo ako. Ngayon, yung mga time na yon, isang beses na pumunta ako sa opisina ng Mutawa na captain. Sabi ko, gusto ko mag-Muslim. So, yung mga time na yon, mashallah, sabi niya, mashallah, tabarakallah. Sabi niya, sige, makikita tayo mamayang hapon doon sa accommodation mo. Hindi tayo magkita sa masjid. Noong nakita kami ng hapon na yon, dinala niya ako sa Jaliyat kay Brother Yusuf Bautista. Yung pagdala niya sa akin sa Dawa Center, si Brother Yusuf Bautista, dinawahan ako ng konti. Sabi niya, buo ba ang loob mo? Hindi ka ba pinilit? Hindi ka ba tinutukan? Hindi ka ba nagpabayad? Kasi time na yan sa Saudi Arabia, talamak ang issue na pag nag-Muslim ka, babayaran ka daw. Pag nag-Muslim ka, yung mga haka-haka ng ibang Pilipino na hindi alam kung ano ang turo ng Islam. So yung mga time na yan, sabi ko nga kay Brother Yusuf Bautista, kay Baba, okay na po, buo na po ang loob ko na mag-Muslim. Alhamdulillah. So nalaman ng general ng Minister of Defense na nag-Muslim ako, inibitahan si Baba, Brother Yusuf Bautista, doon sa kampo, doon sa Minister of Defense para mag-shahada ulit ako. Para makita, masaksihan ng mga sundalo doon sa Minister of Defense na paano ko in-embrace ang Islam. Anong reason na tinanggap mo ang Islam? Anong nakita mo na gusto mo? Okay, magandang katanungan niya, mashallah, tabarakallah. Nung katoliko pa ako, marami kong haka-haka. Sabi ko, kasi nga, deboto ako ng Senior Rosario sa Kapo, nagnonovena ako dyan, nagro-rosary ako dyan. So, ang inanong ko lang naman kasi, ano ba talaga ang tunay na relihiyon? Nagtanong ako doon sa sakristan. Sabi ko, ano pa ang tunay na relihiyon? Isa lang sinabi sa akin ng sakristan, sabi niya sa akin na Islam. So, kung ang Islam talaga ang tunay na relihiyon, sabi ko, aalamin ko talaga. Kaya yung mga time na nasa Saudi ako, inalam ko talaga, ano ba talaga si Jesus? Ano ba talaga ang Islam? Sino ba ang mga Muslim? So yung mga time na yun, marami akong katanungan. So, madali lang pala, lahat ng katanungan sa reliyong Islam, lahat may kasagutan. At ang pagkakaiba, ang simbahang Katoliko. Ito lang, kasi mula noon hanggang ngayon, meron silang itinatagong lihim na hindi pwede ilabas kasi masisira ang buong Kristyanismo. So, ang tanong ko lang sa'yo dito, yung story mo na yan, kailan ka ba namulat na sa tingin mo na parang na-feel mo na parang kang babae or hindi ka lalaki? Ano, pwede mo ikwento sa amin yung i-share mo? Kailan ka ba naging ganun? Actually, bata pa ako, pero yung tatay ko, again, ganun sa akin tatay ko, anak, sabi niya, ano ka ba talaga, bakla, lalaki. Kailan mo napansin yan? Anong edad mo siguro? Elementary pa rin talaga ako. Elementary. Kasi laro ko babae. Puro babae, oh. Naga-Chinese character kami, piko. Yung mga laro talaga na talagang kakaiba. Yung mga kapatid mo ba, puro babae, lalaki, o ano? Tatlo kami lalaki, puso ako. Okay, so wala ka nang kapatid na babae. Paano mo kaya nakuha yon, sabihin namin? Hindi ko rin alam kasi sabi nila, pag laging kalaro ang babae, magiging bakla ka, di ba? So, yung bata ko, puro babae din naman kaibigan ko, kalaro ko, pero yung ko, wala naman. Di ba? Kumbaga, sabi nila, yung ko, hindi naman makapaniwala. Pero lumaki kayo, kinarir nyo talaga. Talagang sumali kayo yata sa mga pageant, gano'n? Totoo lang. Talaga, sabi mo talaga na kinarir ko, hanggang sa nag-high school ako. Yung time na nag-high school ako, doon na hindi na pumayag ang tatay ko. Sabi niya sa tatay ko, kasi nga nasa private school ako noon, time na yung high school ako, nag-aaral ako sa Ermita Catholic School. So, yung chewing ko doon, isang commander sa CAT. So, sabi niya sa akin, sabi ng mga magulang ko, yung talent chewing ko,
gusto ko ipasok mo yan sa COCC. Dahil nakita na yun na, oh. So, assuming ko na kung gusto din sa akin kasi imbit na lang ako, mas yun ako, naka-flat shoes. So, against talaga yung tatay mo pala? Oo. Bago siya mamatay yung time na yon, bago siya mabuta ng kamatayan na yon, talaga nga, mula noon hanggang ngayon, siguro kung nabubuhay siya, hindi rin siya sumasang-ayos sa mga kilos ko, galaw ko. Kasi isa lang sinabi niya sa akin, natatandaan ko ng time na buhay siya. Sabi niya, anak, gusto ko magkaasawa ka, anak, gusto ko magkaapo ko sa'yo, anak, at dali mo apelido ko. Lahat na magagandang payo bilang isang ama, yun naman ang kinatutuwa ko sa aking ama, na hindi siya natutuwa sa ginagawa ko. Bilang isang LGBT. Ibig sabihin, hindi kaya naabutan na nag-Muslim ka na? Hindi. Kasi umuwi ako ng Dubai 2010. Umuwi ko ng Pilipinas noon. Bilal ako sa hospital. Bali, one week kami sa hospital ng Manila. So, yun nga. Marami siya magandang sinabi sa akin. Mga payo. So, yung mga time na yun, ano pa ako noon eh. Katoliko pa ako ng time na yun eh. Pero siguro kung naabutin niya ako Muslim, baka natawahan ko siya. Kaya natuwa, bumalik kayo sa ginusto, sa gusto niya talaga. Nung yung mga time na LGBT pa ako yung time na yan, lahat ng entablado sa Pilipinas, hindi ko pinapalampas yan. Join ako dyan, join! Hanggang sa nasungkit ko ang grand champion ng sa Kingdom of Bahrain. Ako ang grand champion ng ano to, na ng Battle of Bersinator. Marami ako nilang pasang bakla doon. So yung kailan lang kayo nag-Muslim? 2014? Oo, 2014. Diba? So yun nga, itatanong ko lang yung bago kayo mag-Muslim, alam nyo na ba na bawal ito? Kailangan nyo iwanan yung pagka-LGBT? Totoo lang. Kasi ano eh, dapat kong iwan to at dapat kong talikuran tong ang pagiging LGBT. Kasi dito nagalit ng alas pa ng tala yung mga time ni Propeta Lut. Yung mga panahon na yun. So, nung naliwanagan ako sa real Islam, so alam ko kung paano mawain at mahabagin ang alas barantala. Pero, may twist yun. Kung paano din siya magalit. So, bago kayo mag-Muslim, alam nyo na bawal. So, inisip nyo na, hindi kayo namili na, ano kaya, iwanan ko to? Paano ko iwanan to? Parang, nagkaroon ba kayo ng pagpili? LGBT o Islam? Magandang tanong niya. Kasi kung pagpiliin mo ako, Islam ako. Kasi, totoo lang, sa magiging LGBT, dyan ang pere. Madali lang eh. Wow. Especially Middle East. Okay? Lalo sa katulad namin, alam natin pare-pareho yan. Pangit pakinggan, pero talagang pag sinabing LGBT, talagang pagdating sa Middle East, tapos ang kwento. Andiyan ang pera. Pero, nung niyaga ko Islam, Islam ako kung papiliin ako, Islam ako. Kasi bakit? Hindi habang panahon buhay ako. Paano ko maabutan ako sa ang aking kamatayan? Na andun pa rin ako sa kaliguan. So, diba? Yung magmumuslim, bago pa lang kayo magshahada, alam nyo na nabawal ng LGBT sa Islam? Oo naman. Oh, so, alam ko na talagang tinanggap nyo ang lubusan yung nag-Muslim kayo? Kahit na ako ay isang Katoliko pa noon, alam ko na, pag galing sa Islam, bawal ko. Oo. Alam nyo na dahil. Kaya nga yung mga time na yan, mga time na yan, yung Katoliko pa ako, mayroong kapatid ng Muslim na tribo siya. Sabi ko, di ba bawal sa Muslim ang bakla? Kaya pala hindi pala siya nauwi doon sa lugar nila, na tribo nga siya. Talagang bawal talaga daw. At ang pinakamalungkot dito, nakakalungkot dito na hindi siya nauwi doon kasi ang family niya talagang ayun nga, pinagmulat ang Islam, ang religion. So, napakahigpit pala dun sa tribo nila. So, hindi na ako mag-mention ko ng tribo niya. Basta ang mahalaga, okay. Sabi ko sa kanya, di ba bawal yan? Sabi niya, bawal talaga. So, yung mga time na yun, yung nag-Muslim ako, naalala ko siya, sabi ko, asan na kaya yung si brother? Siguro kung makikita kami dalawa, at isala, di ba yung mga time na yan, siguro magugulat siya. Na paano ko niyakap ang Islam? May mga yung nag-Muslim na kayo, may dumating ba na pagsubok sa inyo pa rin na parang andun pa rin kayo sa nakaraan, nafe-feel nyo pa rin, may pagtingin pa rin sa lala, parang mga ganun na experience? Ah, okay.
okay, totoo lang, yung in-embrace ko ang Islam, hindi naman natin kadali, hindi naman talaga ganun kadali alisin yung kagawian namin. Diba? At magpapakatotoo ko dyan. Kumbaga siguro, hindi siya ganun kadali. Pero ang unang in-embrace ko doon, yung pag-show ko, pag-imang alak, yun ang mga talagang inikis ko na. Kaya yung mga damages ko, yung mga long gown, yung mga makeup, costume, lahat yung pinamigay ko na sa mga kaibigan kong bakla. May kukwento lang ako sa iyo, share ko ng story na bago tayong tapos. Kasi yun noon nagdadawa ko dito, malapit sa accommodation sa tirahan ko. May malaking company doon na accommodation. Pagpunta ko, marami kasi mga Pilipino. Tapos marami din mga, sabihin natin, mga born Muslim, mga taga Mindanao, iba-ibang tribo. Pero mga ganyan din, hindi straight, mga LGBT din. Nagulat ako, sabi ko para ako nasa panahon ni Lut kapag andito ako sa lugar na ito. Kasi talagang mga ano, tapos punta ko doon sa isang kwarto, pagkatok ko, isang flat. Sakto may birthday. Yung pala nagbe-birthday doon yung isang ano din, LGBT. Akala ko nga babae, talagang alam mo yun, marami na siyang inopera, binago sa sarili niya. Na nagmukha na talaga siyang ano, babae. Retoke na, retoke. Oh, nag-start na din siya mag-retoke. So, yung andun ako, may dala akong mga books, in-invite niya ako, sabi niya, kain ka muna dito. Sila-sila lang, mga lima sila. Tapos, sabi ko, thank you, ganun na. Mag-share lang ako ng konti about Islam. Sabi niya, oh, interesado ako dyan. Sabi niya, po ka muna. Sakto, birthday ko, ganyan-ganyan. Tapos, maaba talaga buhok niya. Mukha talagang babae. Ano, may pagka-babae na yung mukha niya talaga. So, parang babae nga. Sabi niya, gusto ko malaman yung patungkol na ano yung pananaw ng Islam o yung point of view ng Islam patungkol sa mga katulad namin. Yung pagiging honest mo. Ako naman, honest talaga ako. Sabi ko, kung sure ka, yung hindi ka talaga ready ka marinig, kahit masakit. Sabi niya, open ako. Okay lang sa akin. Kahit ano, kahit masakit pa yung, kumbaga, okay yung marinig niya. So, shinare ko yung patungo kay Prophet Lut. Yung panahon noon ni Prophet Lut, bakit sila pinarusahan ng Allah, nangyari sa kanila, ano talaga yung isa sa kasalanan nila doon. So, nagulat pa nga siya, sabi niya, ay, may mga ninuno pa pala ako. May mga pinanggalingan pala ako na ninuno, sabi niya. Sabi ko, doon nagsimula talaga din yun. May mga ganun na tao na panahon ni Propeta Lut, mga gusto nila kapwa lalaki. Kaya ito ay isang malaking kasalanan pinadala sila ng Diyos ng parusa. So sabi niya, gusto niya talaga mag-Muslim, pero nahihirapan lang siya kasi yung itsura nga niya na mukha ng babae. Paano yon? Tsaka may boyfriend siya, Arabo din. Ano din, hindi din straight. Ano din, LGBT din yung boyfriend niya na Arabo. Pagtingin ko ng picture, pinakita niya sa akin, maskulado, lalaking lalaki. Talagang may balbas, bodybuilder ang katawan. Sabi ko, lalaking lalaki itsura, grabe. So open-minded daw kasi nag-aral daw sa US, ganito ganyan. Boyfriend pa nga yan nagbayad ng ano niya, pang retoke, tapos nakikita siya sa Pinas. So, ayun, sabi ko, umpisahan mo muna kasi gusto niya talaga mag-Muslim yung time na yun. Sabi ko, sigurado ka. Sabi niya, oo, walang pumilit sa kanya. Sabi ko, sige, step by step mo muna. Ngayon, nag-Muslim ka na. So, nagsyahada siya yung oras din yung mismo na yun. Nagsyahada siya. Tapos, sabi ko, unahin mo muna. Explain mo sa boyfriend mo. Sabi mo na nag-Muslim ka na. Bawal na pala itong ginagawa niyo. So, masakit. Mag-break talaga kayo. Kailangan niyo maghiwalay. So, yun, sabi niya, sige, tatry niya. Tapos, yung pagpunta man sa mosque, pagpupunta daw siya kasi sa masjid, pag magdamit siya ng mahaba thob, titignan siya ng mga ibang lahi kasi halatang halata sa kilos niya o itsura niya. Sabi ko, yung magsombrelo ka na lang. Sabi niya, ganun pa rin eh. Kahit di makita buhok ko, yung mukha ko, parang payat na. Tapos, may konti na din siyang dibdib. Alam ko, nagtitik siyang gamot o ewan ko anong ginawa. Alam ko, nag-message siya, nahirapan daw talaga siya. Hindi ko alam kung ano na sitwasyon niya ngayon. Nakikabayan sila ng Allah. Meron kasi akong kilalang ganito na may nag-share sa akin. Kinausap niya yung ganitong LGBT din dati na nag-Muslim. Inamin sa kanya na kahit daw minsan nakakaramdam pa rin sila ng pagtingin daw o pag ano sa lalaki. Yung pagtingin pa rin. In-explain sa kanya yung sheikh na yan. Then, may reward ka sa bawat pagtitiis mo sa naramdaman mo na yan. As long as hindi mo nilalabas, hindi ka naman nagpapajin, hindi ka nagpapaaba ng buhok, hindi ka nagdadamit ng pambabae. Kasi kahit punta tayo sa Islam, may hadith, alam natin na sinusumpa ng propeta kung sino man ang gumaya ng pananamit ng lalaki. Lalaki gumaya ng pananamit ng babae, babae gumaya ng pananamit ng panglalaki. Panggagaya pa lang sa damit, ha? Paano pa kung diba, in-action mo na. Parang nagigets ko sa mental illness. Kunwari yung isang tao, kapag may mental illness siya, may depression o may anuman pinagdadaanan na sakit sa pag-iisip, pag
yun ay pagsubok sa kanya. Pag yun ay tiniis niya, magsabar siya, hindi siya magwawala, ganon, mag-take siya ng gamot. Ngayon, ang pagkaintindi ko doon, di lahat na alam natin kahit mahiwa ka lang dito sa mundo, matusok ka lang ng karayong, is pagbabawas ng kasalanan, di ba? So, kung may sakit na binigay sa'yo at tiniis mo, reward yun sa'yo. Baka nabubura pa yung kasalanan mo doon eh. So, ngayon, example natin sa mga ganyan, gatulad nyo, na kung kahit nag-Muslim na kayo at meron pa rin naramdaman pero tinitiis nyo at hindi yung ina-action, hindi yung inilalabas, talagang sinasabar mo kung ano yung naramdaman mo man na nakaraan mo. Hindi ba yun siguro na reward sa inyo pagbabawas ng kasalanan? Sabihin natin yung addict, gustong-gustong makatikim pa rin ng masamang gamot. O yung dating lasinggero, ngayon nag-Muslim siya, bawal na yung alak sa kanya. The more na tinitiis niya yung naramdaman niya, hindi ba yun sigurado reward para sa kanya at o kaya pagbabawas siya ng kasalanan, di ba? Kung sabihin man natin na addict talaga siya doon, hindi siya mabuhay na walang alak. So, Allahu alam, ito lang yung nakikita ko. So, para, shinare ko lang ito para inshallah yung mga katulad nyo na nag-Muslim ngayon, kasi baka bumaliktad ulit, sabihin nila, ay, hindi pa rin eh, nakakaramdam pa rin ako ng paghanga sa lalaki. Alis na nga ako sa pagiging Muslim, balik talaga ako sa dati, no? Kaya ako lang na-share to ngayon para hindi sila mawalan ng pag-asa. Kung may nangamdaman man sila, normal 'yon. Tiisin lang nila. 'Di ba? So 'yun lang gusto ko i-share dito. Baka may gusto kang idagdag doon pa may related ka siguro. Alam mo para sa lahat ng mga LGBT, sariling Islam, walang discriminate. Ano man ang pinanggalingan mo? Yun. O ano man ang kasalanan mo? Kayang-kayang patawarin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang sa isa. Nasa may pagtambal siya, may kawangi siya, may alak siya. Yun ang hindi kaya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo na nagkasala, anumang laking kasalanan mo, anumang kasi laki man ang mga bula sa dagat ang kasalanan mo, kayang-kayang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. Tama, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa ang mga LGBT, huwag kayong mawala ng pag-asa ng buhay. Hanggang nabubuhay tayo, may pag-asa tayo. Kaya lang, huli na ang lahat pag inabot tayo ng kamatayan. Yan din yung naalala ko na share ko sa kanya, na kesa bago mo isipin lahat ng kasalanan o yung pagiging ganyan mo, ay yung shirk muna. Kasi yun yung walang kapatawaran sa kabilang buhay, di ba? Kaya panawagan ko sa mga LGBT, huwag nyo itindihin kung anong sabihin ng ibang tao sa inyo. Kasi tandaan nyo lahat, lahat tayo nagkakasala. At lahat tayo, may kakailan magkamali. Isa lang ang pwedeng umusga sa ating lahat, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Presidente ka man, governor ka man, mayor ka man, kapitan ka man, attorney ka man, lahat tayo uhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga LGBT, lagong isipin, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga kapatid ng Muslim. Welcome tayo lahat dito sa Islam. At ang nakakatawa rito, walang discriminate. Walang sino man pwedeng humusga sa inyo. Kasi bakit? Lahat tayo nagkakasala. Kaya kung ano man nakaraan natin, pas na yun. So pag ikaw ay nagbalik loob sa Allah, ikaw ay pinatawad na lahat ang kasalanan mo. Para tayo isang sanggol. Oh. Para tayo isang sanggol na walang bahid kasalanan. Kaya, hinihikay ko kayo. Kayo mga LGBT, hindi kahit ko kayo, magtanong kayo, at lalo ang mga, ito pangit pakinggan, lahat ng kabaklaan dyan sa buong Saudi Arabia o buong Middle East na nakakahalubilo ng mga Muslim, ng mga Arabo. So alam niyo naman siguro na kung gaano ipinapakita ng mga Arabo sa atin, kung gaano, ano ang Islam. Islam is this, kapayapaan. Kaya siguro doon pala makisip na kayo kung panay bayulente ang mga Muslim, bakit ako ng Muslim? Ito lang. Siguro ako ang mga Muslim, mga terorista, kung siguro ko ang Islam, tinuturo lahat ng mga kaharasan, bakit ako ng Muslim? Hindi ako tumitingin sa tao kasi alam ko kahit ano pa siya, nagkakamali rin yan. Ang tinitingnan ko rito, maliwanag lang kung ano ang turo ng Islam. Kasi pag ang tao tinignan ko, magkakasala ko. Maaaring makapagsirta ko di maganda, maaaring pusgahan ko siya, pero ang tinitignan ko rito, harapin nyo kung ano ang turo ng Islam. At dyan kayo maliliwanagan, ang mga LGBT, panawagan ko sa mga panig kayong mundo, huwag kayong matakot magtanong, sino ang Muslim at ano ang real Islam? Inshallah. At lahat ng katanungan nyo, may kasagutan lahat ng Islam. Allahu Akbar.
Anong last advice mo patungkol sa, okay, sabihin natin may mga iba dyan mag-message sa atin, gustong pumasok sa Islam. Pero ang problema nila, paano nila maiwasan yung nakaagis na nila? Madali lang. Actually, lahat ng bagay, psychological. Mapabuti mo niya, mapasama, psychological. Kaya, ang isipin mo, alimbawa, mamayang gabi, atin ako ng party, magpapakalasing ako, worse, kasi, tormental taga, kapag ikaw ay nakainom, marami tayong nagagawa sa sarili natin. Kaya ganun din ang LGBT. Psychological lang yan. Kilos, walang problema sa kilos eh. Kilos, galaw, palta, walang problema dyan. Walang problema dyan. Pero yung makapag-relasyon ka pa sa katulad natin, parang hindi na kaya-aya yun. Ako, sabihin ko, hindi ako perfecto. Nagkakamali rin naman ako, nagkakasala rin ako. Kaya ang panawagan ko sa mga LGBT, hanapin yung katotohanan. Ba? O may page ka ba na pwede nilang i-contact kapag may gusto silang advice sa'yo? Okay. Masyadong... Wala ka bang page? Meron akong page, Oliva Isa, tapos sa Facebook account ko, Isa Oliva. Okay. Maganda gumawa ka ng Facebook page. O yung pangalan niya medyo makakahakot o makakaakit ng mga kagaya mo dati para sa ganun mag-guide sila kung paano sila makapagbago. At lahat ng mga kasamaan ko dyan sa Bahrain, kasamaan ko dyan sa Dubai, inshallah, nung nalaman nyo na nagpustim ako, inshallah, at alam nyo, siguro naman, kayo rin mismo nakasaksi sa akin, na marami ako na naalis sa katawan ko, yung pag-inom ng alak, pag-show, na lahat yung inuwanan ko, tinilikuran ko yun. So, alhamdulillah, at inshallah, maliwalagan kayo sa Islam. Step by step po. Unahin muna nila yung pagtatambal sa Diyos. Alisin muna nila yun. Sambayin lang nila ang Allah nag-iisa. Sumunod sa kanyang huling propeta. Second, yung nga, iwasan nila yung mga katulad sinasabi mo. Pag-alak, pag-party-party, pag-relasyon sa kapwa lalaki, ganon. Agad-agad, mag-relasyon na sa asawa. Mag-asawa ng babae para matulungan kanya, di ba? Nag-asawa ka na ba agad? May asawa ka na? Wala pa. Totoo lang ha. Kinasala ko nung bago last lang. 2 months. Oh, inshallah. Kinasala ko. Okay. So yun yung umpisa nilang steps. Tapos yung kilos o yung pananalita, yung pagiging lalaki na sa panglabas, inshallah, sa bandang huli na yun, pwede ako gumawa ng tutorial patungkol doon. Kasi... yung pananalita, yung kilos, madali na yun. Basta importante, yun nga, totoo lang. Yes, unahin ako, wala na akong karelasyon ng lalaki. Last year, in-ex ko na. Ang dami yun ng ex. Pag ganun. Diba? Kung sino man nakaparoon ng video na to, mga LGBT, para malaman yun na, ang religious lang, ang galing, walang discriminate. Welcome lahat, kahit diba? Ano. Maputi man, maputi. Pakla ka man, tumbi ka man. Lahat, welcome dito. Ako kasi sa sobrang pagkalalaki siguro, minsan nasasabihan na ako na mayabang, maangas. So, inisip ko, pwede pala ako gumawa ng tutorial. Sige, magturo paano maging tunay na lalaki. Inshallah. So, maraming salamat sa pagbahagi mo. Sana beneficyo ito sa kanila. At hindi ito panghuhusga o ano, isang interview lang patungkol sa dating isang LGBT at paano siya nabago sa gabay ng Allah. Siyempre, kasi wala din makapaggabay na hindi maliban lang sa gabay ng Allah. So inshallah, sana meron pa tayong mas magandang interview sa future, sa personal, yung face-to-face. At pwede natin gawing pelikula inshallah, yung gawa ng konting short film yung story mo para ma-imagine ng mga manunood kung paano ka nagbago. Inshallah, makatulong yun sa kanila. So inshallah, makita tayo sa future. Kung hindi man dito sa Pinas, total this year, baka pa uwi na din ako sa Pinas, inshallah. So maraming salamat sa oras nyo. At kung may mga katanungan lang kayo, PM nyo lang ang aming FB page, Ibrahim Casey din. At tawag dito, pakishare ito sa mga kaibigan nyo na LGBTQ, tomboy man, or Becky, ganon. Tanong ko lang, bakit pag hindi bakla ang magsabi na, mga hindi LGBT ang magsabi ng bakla, offense ba sila, kayo? Ano ba dapat itawag sa inyo, Becky? Para hindi masaktan, ano ba yon? Ano ba tawag dapat dun? Totoo lang, ito, alam lahat ng mga bakla ito eh. Oh.
bakla, baking. Pag bakla to bakla, okay lang. Pero pag ibang tao tumawag sa bakla, bakit hindi okay? Ano? Kasi ano eh, yung pag bakla, kasi bakla sa bakla harapan. Kumisa, asaran, bakla ka. Pero pag ang lalaki kasi, tinawag kang bakla, parang iba yung dating eh. Iba yung delivery kasi. Yung parang teka lang, may pangalan ako, tawagin mo kong bakla. Pag kami ang tumawag sa kanila ng ganon, iba ang dating. Oo, iba dating. Pero pag bakla na, tumbol, bakla, yan. Kumbaga, okay yan. Pagalit ka sa isang kapo, pakpakla ka! Ganun. Pero pag babae, pag iba na ito, tawag babae na pakla, naman. Parang may mababa, maano sa iyo, yung maangas sila sa iyo, mababas na sila sa ginagawa mo. Oh. Kaya, pero yung mga ano, yung iba naman kasi, yung halimbawa, may nahiya sila tawagin sila bakla, o kaya, hindi mo kayang tawagin bakla, tawag mo na ate. Ano, ate yun, tagaw mo lang bakla yun. Diba? Pero pag babae naman tumawag sana ng bakla, kahit hindi nila kaibigan. Okay lang yun. Okay lang din. Pero pag lalaki, medyo parang baskos din. Okay. Gets ka na. Pag tawagin naman silang Becky, ano naman pinagkaiba yun? Ano bro? Pag tawagin silang Becky, ano naman pinagkaiba yun? Walang pinagkaiba yun. Ganun din, nasasaktan sila o ano? Masama ba pakinggan sa kanila? Oo, kasi ang pinagkaiba nun, ano lang eh, letter lang eh. Ah. So, kumbaga... Ano lang, kumbaga, walang ano yun, walang, iba-iba kasi yung, totoo lang kasi ang pagiging bakla, iba-iba. Totoo lang, ako meron ko na meat, tangkala ko na lalaki. Yung pala, bearded yung dugo. Oo, oh, yun marami, na, kato yung boyfriend marami, na kinagato ko sa'yo. Dito, marami dito sa Pilipinas, nakala mo, totoong lalaki. Totoo lang talaga. Kaya kung ikaw ay isang grupo ng LGBT, maaamoy mo kagad siya na malansa rin pala. Sila lang nagkakilala. Kumbaga kung tawagin ay nagtatakip silim, ganun. Ayun mangladlad. Okay, inshallah, jazakallah kaya sa oras nyo. Kaya ka na.